Good morning, everyone. We are already recorded. So before anything else, good morning to all the grade 10 learners, teachers, facilitators, speaker. Welcome to day 4 of Google 101 webinar, a collaboration project of STEP Club and SSG of Ramon Avanceña High School with the theme, Training of Avanceñan Learners in G Suite Applications for New Normal Education. So before anything else, may I lend the attention of everyone to give respect to our national anthem, followed by a prayer to be led by the technical of this morning, Mr. Aisha Abbas, the Secretary of SSG. Pambansang awit ng Pilipinas. Dear Almighty God, we glorify your name in this morning. We thank you for this blessing of life. With this, may we humbly ask you to shower our speakers today of your greatest inspiration so that they may share the most of their knowledge, heart, and soul to their respective topics. May we also observe the invaluable knowledge and put it into practice on this coming school year 2020-2021. Your infinite blessings would mean the success of this seminar. We ask this in your name. Amen. Ayon, and now for the sixth time, this event may not be possible without the beloved principals of Ramon Avanceña High School. Let's welcome him with a fruitful of wisdom. Ayan, nabibigyan niya sa atin ngayong umagang ito, no other than the very supportive Mr. Danilo B. Estabillo. Let's give him a virtual applause. Hello everyone, good morning. Lumayo si Iska ng konti. Siguro alam niya magsasalita ako. Turn mo na, daw ulit, sir, kasi... Okay, welcome back to school. School world, Dr. Ramon Avanceña. Papakita ko kayo sa bagong sa Ramon Avanceña sa eskwela natin. Ayan. Wala pong katao-tao dito. Ako lang, sa kasi sila ate, ano lang. Konti lang kami, siguro mga limang katao lang kami. So, that's the new normal. Ayan. Yun yung bagong normal na tinatawag. Dati, pagka ganito, August, ang dahil na nating tao rito, nag-check ng attendance, nag-check ng gate, kung sino ang late, di ba? Tapos may morning assembly every day. Eh ngayon, wala. Parang malungkot na masaya. O parang ganun ang nangyayari dito sa amin. Parang naninibago, nakapapanibago na walang bata, walang teachers, konti lang ang empleyado na nandito. Mabuti na lang nandito si Iska. At least meron na paglilibangan dito. At kahapon, habang napakalakas ng ulan sa harap ng eskwela, ang daming bata, mga dalawang section siguro 'yon, naglalaro sila diyan sa ulan. Nakakatuwa. So, we have to embrace. Yakapin natin 'tong bagong normal. Kasi po,
di naman natin pwedeng baguhin, no, ang sitwasyon, kasi hindi natin yun kaya. It's God's plan na siguro magkaroon tayo ng ganito, at para magawa na rin natin na magamit yung technology ng tama. So ganun po yun. And because of that, we have to train you, we have to give you information, dagdagan yung skills, dagdagan yung knowledge sa tamang paggamit ng ating technology. Hindi lang Facebook ang paggamit, hindi lang ML, hindi lang LOL. Kundi dito ngayon gagamitin natin ang technology para ho tayo matuto. O di ba? Sa nakikita ko ngayon, nagugulat ako, ang gaganda niyo na. Mas maganda pala pag-prati kayo nasa bahay, ang puputi na, o di ba? Gaya si Joanna Gaya, o ang ganda, puti. Yan si Mara Namil, o ang ganda, puti, o. Di ba? Those are the changes kasi nga hindi tayo makalabas ng bahay. Maswerte tayo kasi ang SSG at saka yung Step Club, nagkaroon sila ng initiative na magkaroon tayo ng ganitong training para matulungan ho tayo lahat. Kung meron ho kayong mga kaibigan, mas maganda yayain nyo sa inyong bahay, mga dalawa, tatlo, para makapag-share sa ganito. Mas mainam po yun, lalong-lalo na yung mga walang load, makipag-share po kayo dun sa merong load. O yung walang cellphone, ang mga tropa nyo, pwede naman sabay-sabay kayong umaattend sa ganito. Meron pa po tayong susunod na mga series ng ganitong training para ho lahat tayo ay matuto. Kasi nga, kagaya ng sinasabi natin, ang tagline natin ngayong panahon ng pandemya, sa mataas na paaral lang Ramon Abansenya, walang batang may iwan. Walang batang magpapaiwan at walang batang iiwanan. Sabay-sabay tayong matututo at sabay-sabay tayong uunlad ang buhay. Para ho, ang panoroang 2020-2021 ay maging makabuluhan sa inyo. Pagka po kayo nagkaroon na ng totoong online classes, make sure that every moment of it will be memorable to you and you have learned something from it. No? Kaya na, pinagsisimula tayo sa ganitong training, orientation, para matuto kayong lahat. At ito ay dahil sa presidente ng ating SSG, ayan si Ate Sofia Abarquez, at ang presidente naman ng Step Club, si Kuya Popoy, ayan, si Cyril Tagle. At ang kanilang mga kasama nilang mga officers, na very active, lahat sila ay nag-training, na advance ng training kay Sir Erjan. Maswerte tayo, nandito si Sir Erjan sa ating school. Mabilis, kumilos, madaling mag-respond kung ano mga kinakailangan gawin pagdating sa technology. One, hindi tayo naiiwanan. Sumasabay tayo, mas bongga pa nga tayo sa ibang region. Maswerte tayo kasi nandito tayo sa Maynila. Maganda ang ating technology na nandito. At least meron tayong 4G. Sa mga probinsya, 3G lang sila. Okay? So, ganun po yung and of course, the convenience of it. No? Maraming salamat din po sa ating curriculum chair, ang napakasipag at napakabait na si Ma'am Catalina Manalo, nandiyan po siya, nakikinig lang po sa atin. Of course, ang inyong mga advisors, nandiyan si Ma'am Jean Hoson, Mary Jean Hoson, nandiyan at saka si na nandyan. Ma'am Amy po. Dito po ako, sir. Charot. Sino pa yung isa? Nandyan si Ma'am Verna. Ma'am Verna. Okay. Saka yung mga teachers na naandito sa atin ngayon, tinitignan ni sir butay din niya. Ayos. Kaya tayo merong ganito, no? So, makikinig mabuti at sumunod sa kung ano yung instructions na binibigay. And kung medyo mabilis ang salita ng resource person natin ngayon, i-type nyo lang doon sa chat box
para malaman nila kung ano ang mga dapat i-adjust kasi po mag-a-adjust yung trainers natin. I-chat lang po sa chat box lahat ng concern kasi po lahat po yan ay makikita at ma-address po ng ating mga resource person at sa kanila Sir Erjan. Meron tayo ngayon, maswerte tayo ngayong araw na to kasi ang ating mga trainers ay si Sophia Abarquez. Yan, Ate Sophia, hindi na ako makakamali. At sige, siyempre, ang pinakagwapo na loves sa loves ko, yan, si Abdisa Makatuon. Yan. At ang technicals natin ay si Norasia, no? Tama, Norasia Abbas. Okay, so yun yung ating mga ano. And of course, andiyan parati sa likod natin si Kuya Popoy, Cyril, para makikita kung ano mga dapat. Kung merong mga adjustment, merong mga dapat iayos, na ayos po natin. Kasi nandyan lahat, napakagaling at napaka sisipag nitong mga Step Club at saka ng SSG. Yan. Ang matututunan po ngayon dito ninyo ay pwede ninyong i-share. Mas maganda, yan. Mas maganda kung ma-share ninyo sa inyong kapatid. Sa inyong mga ati, kuya at mga kapatid na nasa LM at nasa Kinder. Kung paano gamitin yung Google Meet. Paano ang Google Classroom, how to upload and how to download the different materials. Tapos, pwede nyo rin po ituro ito sa inyong mga nanay at tatay. Mas maganda pag naturuan nyo ang nanay at tatay nyo kung paano gumamit ng Google Meet. Bakit? Kasi pag natuto ang nanay nyo sa inyo at natuto ang tatay nyo sa inyo, merong masarap na ulam eh, gagawa kagaya ng nanay ni Joanna ngayon. No? Bibit-bit na masarap na ulam. Hello, mother. Kasi po, pag marami sila, matutuwa naman ang nanay at tatay nyo, baka bigyan pa kayo ng baon. Oh, dahil wala namang klase, may pambili kayo ng damit na bago. Sundan nyo lang ha, iwasan pumunta magbukas ng webcam kung walang damit. Tandaan nyo yan. Ha, babantayan nyo sarili nyo, kabigla kayong binuksan nyo yung webcam, tapos nakita namin kayo, wala. Akin, damit. Ang nangyari ng grade 8 doon? Galing sa Baguio. Yung grade 8 galing sa CR. Oo, galing sa CR. Nakatapos lang maligo. Nakabukas yung webcam. Kuya, nangyari. Ba't wala ang damit? Nagulat ako. So, titignan nyo parati yun na. At saka, ang iba sa inyo, naka-shorts lang. Kagaya ko, naka-shorts. Yung pag, huwag tatayo bigla. Kasi baka may makita kaming hindi maganda. Magpalaktakan bigla. So, paslide ha, paslide. Pagka po tatayo, paslide, para hindi nakikita yung mga dapat hindi makita. So, ayun yung mga dapat tandaan natin lahat. Ah, okay. So, yan lang po. Magandang umaga. Good luck, everyone. And then, good luck, Ate Sophia and Abdisa. Good luck, everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Yan. Ayun. Thank you very much, Sir Dan. Ayun nga, sobrang napaka-fruitful na binigay sa ating mensahe ni Sir Dan at mga paalala. Talagang may excite na talaga ating mga learners sa mga susunod na araw sa opening ng ating online class this coming October 5. Ayan. Yehey. At syempre, before matapos ang September, matatanggap nyo na ang inyong mga tablet. Ayan. Yung mga tablet na bigay ni Mayor Isko. Ayan, thank you very much kay Mayor Isko dahil makakatanggap ang mga batang Manilenyo ng mga tablet na merong kasamang SIM card na merong data na 10 gig data every month. Ayun, so hindi na kayo magpapaload kasi meron na siyang data connection ang ating SIM card na built-in na po at every month po siya naluloadan. Ayun, so walang kahirap-hirap. So, now... let us proceed to our first speaker of this morning. She is the brave, intelligent, and the pride of Avanzeña High School, the president of Supreme, ayon, the president of Supreme Student Government, no other than Ms. Sophia P. Abarquez. Take it away, Sophia. Hello, everyone. Hello, Avanzeñans. It's nice to see everyone here. Sana po kung nasan man tayo ngayon ay nasa maayos tayong kalagayan. And I hope bago tayo pumunta dito sa webinar na to is nag-breakfast tayong lahat. Ayun. So our topic for today is about Google Meet. It is Google 101, training of Avanzeñan learners in G Suite's applications for the new normal education.
Okay. So before we start about Google Meet, let's have first our Google Meet etiquette. So what is etiquette? Ang etiquette po is like sa school natin, meron tayong isa classroom, meron tayong rules and regulations. So dito rin po sa Google Meet, magkakaroon din po tayo ng mga ng proper etiquette at or ng ano ng mga bagay na dapat nating gawin kapag ginagamit natin itong Google Meet. First, laging i-mute ang mic kung walang sasabihin. So kapag nagsasalita or nagdi-discuss yung teacher nyo, lagi po natin i-mute ang mic. Lalo na po kung hindi naman po natin kailangan magsalita. Kasi po kapag hindi po natin minute yan, maiistorbo po yung nagsasalita. At hindi lang po yung nagsasalita yung mai-interrupt nyo, kundi rin po yung mga nakikinig. Kaya lagi po natin itong i-mute para hindi po natin maririnig yung mga unnecessary noise. Next, ilagay sa chat box ang concern lamang. Itong chat box po, dapat po natin itong gamitin kapag meron po tayong important information na sasabihin. Huwag po natin gamitin ito sa mga bagay na hindi naman po kailangang malaman ng lahat. Kung may mga personal na gusto po tayong sabihin, pwede naman po natin gamitin yung messenger natin, pwede naman po natin gamitin habang ginagamit natin yung Google Meet. Pero ang mas mahalaga na makinig na lamang sa Google sa dinidiscuss ng speaker. Next, huwag mag-present kung may nagpe-present na guro. So ayun nga po yung madalas na nangyayari ngayong webinar. Kasi po kapag nag-present po kayo habang may nagpe-present na guro, matatanggal po yung ano niya yung pinapresent ng teacher niyo. Tapos ang makikita po namin ay yung nasa screen niyo. So huwag niyo pong gagawin yun kasi nasasayang po ang oras natin dito tsaka may istorbo po yung nagsasalita. Next, manood lamang at makinig ng maigi. Kapag meron tayong Google Meet, manood lamang po tayo at makinig ng maigi. Lalo na po kapag about discussion na ng teacher niyo kapag opening of classes na. Kasi po, like po sa klase natin, kapag hindi po tayo nakinig ng maigi, mahuhuli po tayo sa ating lesson or sa klase. Next, sasagot lamang po kung tinatanong. Kapag hindi po tayo tinatanong, huwag po tayong magsalita para hindi po tayo makagulo sa nagsasalita at sa mga nakikinig. Next. So, ayun na po. Tapos na tayo sa Google Meet etiquette. Ngayon naman, tuklasin natin kung ano nga ba ang Google Meet. Ang Google Meet ay isang video communication service na ginawa ng Google Company. Ang Google Meet ay isa sa mga application na gagamitin sa pagtuturo ng mga guro sa bawat estudyante ngayong new normal gamit ang G Suite's email account. So, ang Google Meet po ay under ng Google Company. Ito po ang gagamitin natin para sa mga live interactions natin with our teachers. So, ito nga po yung ginagamit natin ngayon. Ito po ang isa sa mga magiging main platform natin during this new normal. Next. So, which one? So ngayon, tatalakayin naman po natin yung mga Google Meet mobile settings or yung mga features ng Google Meet. If may mga questions po kayo or mga hindi naiintindihan, kung mabilis po ako magsalita, please chat lamang po tayo dito sa ating chat box. Ayan, at kung naiintindihan naman, maglalagay tayo ng 2 thumbs up sa ating chat box. Okay. So, kapag inopen po natin ang Google Meet, ito po ang unang lalabas. Meron tayo ditong new meeting and meeting code. Ang new meeting po ay kapag mag-create po tayo ng new meeting. Ito po yung ginagawa ng mga host natin for technical. So, as students, hindi naman po natin to kailangang gamitin
for technical lamang po ito or sa ating mga advisor. Next, meeting code. If meeting code is available. So kung papasok po tayo sa isang meeting, pwede po natin i-enter dito yung meeting code kung wala pa tayong link. Next. So, kapag nakapasok na po tayo sa isang meeting, ito po yung interface na makikita natin. Meron po tayong three icons sa taas, sa kanan. Makikita po natin yung three dots. See additional settings such as recording, changing the video resolution, and layout. So, ito po yung pipindutin natin kapag mag-change tayo. Kapag ire-record natin yung meeting, change, papalitan natin yung video resolution or layout. So, hindi naman po natin to kailangan pindutin for technical lamang po ito sa kadalasan. Yung CC naman po na nakikita natin sa middle, it's for subtitle. Kapag pinindot po natin ito, magkakaroon po ng English subtitle sa baba. Pero since Filipino naman po yung ginagamit natin, hindi na po natin kailangan ito. Kasi means inaccurate din po ito kapag Filipino po yung sinasalita natin. Next is the mute tab. Ito naman po kapag imimute mo yung audio ng Google Meet mo. Itong tatlo po na ito, wag na lang po, para hindi po tayo malito o maguluhan, hindi naman po natin to kailangan gamitin tuwing umaattend tayo ng Google Meet bilang mga audience. Next is yung tatlong icon naman po sa baba ay ang camera on or off. Ito naman po kapag magpapakita tayo ng sarili natin, kung sa tingin po nating presentable tayo para makita ng ating mga kaklase at mga guro, eh pwede naman po natin itong i-open. Eh kung hindi naman po tayo sa tingin natin hindi presentable yung ano natin, itsura natin at yung kapaligiran natin, pwede naman pong i-off muna natin ito. Next is yung leave meeting, yung nasa gitna. Ingatan po natin huwag mapindot ito kasi kapag napindot natin ito, mawawala tayo sa meeting. Next is the microphone. Pwede natin tong ito, i-turn on or off. Ito po yung ina-on natin kapag tayo ay magsasalita. Ingatan din po natin huwag itong i-turn on kapag hindi naman po tayong magsasalita or may mga ingay na nasa paligid natin habang tayo yung nag-Google Meet para hindi tayo maka-istorbo sa nagsasalita at sa mga nakikinig. Next. May tanong po ba about sa recent? About sa mga features ng Google Meet? Kapag wala pong tanong, mag-chat po tayo sa chat box para alam ko po na lahat ay nakakasunod. Ayan, mukhang wala naman pong tanong. Thank you. Next is, sa Google Meet interface natin, meron tayong tatlong icon din sa gitna. It is the join code. Yung nakikita natin, itong join code na to, kapag pinindot po natin iyan, makikita natin yung Google Meet link natin. So, tapos may makikita po tayong share. Pwede po natin to i-share via Messenger. Isisend po natin yung link para maka-join din yung iba. Next po is yung chat box. Ito nga po yung ginagamit nyo ngayon pag nag-respond kayo. Kung wala kayong tanong or may mga itatanong kayo. Dito po tayo makikipag-interact. Kung hindi tayo pwedeng magsalita habang may nagpe-present or may nag-i-speak. Next po is yung view meeting participants. Dito naman po natin makikita kung sino yung mga nasa meeting natin. Kagaya po ngayon, meron po tayong 43 participants. Makikita po natin yung mga name ng mga kasali sa meeting na ito. So, may tanong po ba about Google Meet?
naintindihan po ba natin? And malinaw po ba sa atin yung mga features ng Google Meet? Okay, sa idaman pang... Okay, wala naman po. Wala naman silang tanong. Kung wala na po tayong tanong, let's proceed now to our next speaker. Our next speaker is a very talented and handsome student of grade 11 STEM. He is the senior high representative of STEP Club this school year 2020-2021. Let's all welcome with warm virtual applause, Mr. Abisa Makatoon. Yon. Ay, mic test, narinig po ba ako? Ayan, so, yan, grabe na nun sa mga handsome. Sana all po. Okay, so, again, my name is Abisa Makatoon. Currently in grade 11 STEM and senior high school representative of STEP Club. So ngayon, maalamin natin kung ano ba yung Google Classroom, paano gamitin, how to use and its function. So let's start. Okay, so dadaan-daanin lang po natin yung pag-aaral sa Google Classroom nang maintindihan po natin, okay? So ano po ba yung Google Classroom? So ang Google Classroom ay isang social interactive application na gagamitin sa pagkatuto ng bawat estudyante upang makisalamuha sa kanilang guro at kapwa-estudyante. So, ayun nga. So, sa Google Classroom, dito po natin ipapasa yung mga assignments, quizzes, at kung ano may papagawa ng teacher natin sa Google Classroom. Okay? So, paano po gagamitin yung Google Classroom? So, i-download ang Google Classroom sa Google App Store and then i-open ang G Suite account and then pumasok sa Google Classroom na ginawa ng mga guro. So, saan po ba makukuha yung G Suite account? Okay? Makukuha po natin ang ating G Suite account sa ating mga advisor. So, lahat naman po ata tayo, meron na po tayong G Suite account, no? So, kung wala pa po tayong G Suite account, hingin lang po natin sa ating advisor. Okay? So, again, welcome to Google 101, training of Abansenyan learners in G Suite application for new normal education, a collaboration program of STEP Club and SSG. Okay. So, again, ang Google Classroom is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. So again, so kung yung mga dito po tayo magpapasa natin mga assignments, kung ano man yung papagawa po sa atin ng ating guro. Okay? So, okay, babagalan ko lang dito po ah. Okay. So, installation of Google Classroom. So, go to Google App Store and download the Google Classroom. So, madadownload po natin siya sa Play Store or sa App Store kung sa iOS man po kayo. Okay? Okay, so dito na tayo sa sign in your G Suite account in opening the Google Classroom. So, after you download the app, click the Google Classroom icon and sign in your G Suite to get started in your own Google Classroom. Okay? So, pagka-download po natin ng Google Classroom app, okay, mapupunta po tayo sa picture number 1, yung get started. Okay? Once na-click po natin yan, mapupunta tayo sa second picture, which is yung choose account for classroom. So, kung hindi pa natin na a-add yung G Suite account natin, so meron po dyang add account na icon. So, pagka-click natin dyan, mapupunta tayo sa third picture. So, example po dyan, yung cyril.tagle@trust.manila.edu.ph. So, yung G Suite account po natin is Google account po talaga siya. And then, yung pinagkaibaan lang po niya is marami po siyang various uses. So, marami pong uses yung G Suite account natin. Okay? Alright, next. So, pag-assign in po natin ng ating G Suite account, mapunta sa fourth
picture and then click the agree. Okay? So, get po ba natin yon? Okay. Oh, yeah. So, next... oh, yeah. Yan. Oh, yeah. Okay, so let's proceed po dito. Okay? Dahan-dahanin lang po natin dito, ha? Okay? Once you agree, okay, dito na po tayo mapupunta sa Google Classroom interface. So, ito na po yung pinakalob ng Google Classroom. Pagka-enter na pagka-enter mo, makikita mo nyo po yung plus bottom sa may bottom right. Okay? Nakita po ba natin yan? So, pag kinlik po natin yan, makikita natin yung create class and then join class. Sa create class po, yan po yung ginagamit ng teacher natin pag gumawa sila ng Google Classroom. So, hindi po natin yan kailangan gamitin. So, dito lang po tayo sa join class. Okay? Once you click the join class, mapupunta po tayo sa third picture. And makikita po natin dyan yung sa gitna, yung class code. So, isi-send po sa atin ng mga ating advisor, teachers, yung class code ng Google Classroom na ginawa ng ating teacher. So, mamaya po, ipapakita ko po kung paano pumasok sa Google Classroom. Okay? So, yan. As for example, sa code natin dito, TE3FDJ7. So, pag na-enter na po natin siya sa gitna, meron pong join icon sa may top right. So, pagka-click natin dyan, okay, dito na tayo mapupunta sa fourth picture. Okay, gets po ba natin? Comment nyo lang po sa chat box kung nag-gets natin. Opo, gets namin. Yan. Okay, so next. Okay, sa Google, okay. Pagka-enter po natin sa ano, okay, once you get all the code in your different class, you can now start to do your classwork, okay? So, pagkapasok natin ng class, ng Google Class, okay, at nakikita po natin itong interface na to sa may right, okay? So, nakita po ba natin stream? So, the stream is the social hub of Google Classroom. This is where announcements can be made by the teacher, students, if enabled, are able to share resources to ask questions. Any assignments created on the classwork tab are announced on the stream. So, sa stream po, dito po natin makikita yung mga announcement ng ating teacher. So, nakikita po natin dyan sa example, yung new assignment, assignment number one. So, sa stream po, okay, dito lang po natin makikita yung mga announcement ng ating teacher. Kunyari, kung may assignment tayo, okay? So, dito po ipopost ng ating teacher. So, pwede po tayo dyan mag-comment. Okay? So, dyan po natin yan po yung stream. Okay? So, sa second po, sa classwork, yan, sa classwork naman, the classwork tab becomes your primary work space. You will see the topics, assignments, questions, and course materials here posted by your teacher. So, sa classroom po kasi, once na pinindit po natin yan, nakasort na po yung mga gawain natin. Kumbaga, kung sa stream, nakita lang natin yung announcement ng teacher, so sa classwork naman, dun po nakasort yung pinos ng ating teacher. So nakita po natin dyan, yun, topic number one, introduction of computer-aided design. So, nakasort out po yung gagawin natin dyan sa classwork. So once na kinlik natin yan, pwede na po tayong gumawa ng ano, kunwari, yung assignment number one, reaction paper, pag kinlik natin yan, pwede na po natin siyang gawin. Okay? Gets po ba natin? Or masyado ako mabilis? Gets. Yan, okay. So, okay, dito tayo sa pangatlo. Google Classroom tab, okay, sa people. Sa people naman, the people tab allows you to see your classmate inside the Google Classroom you join in. So, parang sa Google Meet lang po yan, di ba? So, nakikita natin yung mga, kung sinong nasa loob ng meeting. Sa Google Classroom naman, makikita din natin yung sa People tab, kung sinong nasa loob ng classroom. Okay? Get po ba natin yan? So, yan po yung stream, classwork, and then yung People tab. Get po ba natin, guys? Yes. Yan. Okay? So, mamaya naman po, ipapakita ko kung paano po mag-enter ng classroom. At paano gamitin yung Google Classroom, okay? So, dito naman tayo sa step on how to pass your activity, assignment in classwork. So,
pag pinindot na natin yung classwork, so kagaya nga po na sinabi ko kanina, example, yung once na kinlik natin yung assignment number one, mapupunta po tayo sa second picture, okay? So makikita po natin yung arrow sa middle, sa baba, sa gitna, yung arrow pataas. Once na kinlik po natin yan, okay? Lalabas po yung dalawang function na yan, yung add attachment and mark as done. So, i-click po natin yung add attachment, and then choose where you put your file or work, okay? So, kunyari, yung assignment number one, gagawin natin siya sa new docs. So, doon po natin siya i-click, and then saka po natin magagawa yung assignment, okay? Okay? So, dito naman tayo sa steps on how to pass your activity, assignment, and classwork. So, kunyari, pagka-click na nga natin dun sa new docs yun, and then tapos na natin siya gawin yung assignment. Okay? So, after you choose your file, just touch the turn in button. Okay? So, pag pinindot po natin yung turn in, and then mapupunta tayo sa second picture, turn in po natin siya, and then, pagkatapos, you're done. So, pwede po natin siya i-unsubmit kung meron po tayong gustong baguhin. And then, submit naman ulit pagkatapos. Okay? You will do the same process in passing activity or answering some question of quiz. Okay? Nag-gets po ba natin? Yeah. Opo. Yan. So, comment lang po natin sa... Yan. Hello, sir? Nandiyan pa rin kayo, sir? Oo, nandito kami. So, ngayon, kung may mga questions, sige po natin sa ating chat box. Ayan. So, kung wala naman po, Mabisa will be going to proceed kung paano niya papakita sa inyo yung pagpasok sa ating classroom Google 101. Kasi ang kagandahan nitong webinar na ito, di ba, Sophia? Meron tayong pamimigay ng materials. Ah, yes, sir. Ayun. So, meron kaming ipamimigay ng material sa inyo, which is nasa Google 101 Classroom. Kaya, mas maganda na i-download na ninyo ang Google Classroom sa inyong Google App Store para makapasok sa ating code. Okay? So, Sophia, bigyan na natin yung, natin yung code natin sa Google 101. Yan. Bigyan ni Sophia ninyo yung code dito sa ating chat box kung paano kayo makapasok. Okay po. Okay. At present kasi naka-cellphone ako na brown out sa amin. So, ayun. So, I have few technical difficulties this time. Hila, are you still there? Steady. Yes, sir. Steady lang dyan ba? Okay, Cheryl, are you still there? Then, okay. Kindly present the Google 101 of this. Okay. So, ayan. So, ipapakita ko na po kung paano yung... Okay? So, ipapakita ko na po kung paano pumasok sa Google Classroom. Okay? So, kagaya ng sinabi ko kanina, pagkatapos natin i-download sa Play Store, so, i-click na po natin yung Google Classroom. Okay? Ayan. So, pagpasok natin, pag-click natin ng Google Classroom, get started. Ayan. And then, makikita po natin yung anong choose account for Google Classroom. So, i-enter po natin yung G-Suite account natin. And then, okay. Ayan. So, naglo-loading. Wait lang po natin. Ayan. So, nakapasok na po tayo sa loob. Okay? So, i-click na natin yung plus button sa bottom right and then join page. Ayan. So, makikita na po natin dyan yung class code. Okay? So, enter na po natin yung class code which is VTFI. Ayan. So, pag nalagay na po natin yung code, click the join button. And then,
Yan. Makikita po, mga pasok na po tayo sa loob ng Google Classroom. Okay? So, dito po, nakapost dito yung ginamit naming presentation. So, pwede po natin siyang i-download. Pwede po tayong pumasok sa loob ng Google Classroom. Okay? Dito po natin makita yung ginamit naming presentation kanina. Pwede din po siyang i-download para ma-review na po kung wala kayong, kung may nagugulan pa po kayo. Okay? So, yan. Okay. Sa people, dyan, nakikita natin kung sino yung nasa loob. Ayan. So, nasa loob na po si Ma'am Amy, oh. Okay? So, yan. Once we click the classwork, makikita po natin yung Google 101. Yan. So, ayan po yung mga comment nila, oh. Okay? So, pagka-click natin ng yan. So, nasa loob po yung presentation na ginamit natin. Pwede po kayong pumasok sa Google Classroom na pinasokan ko. Pag-upload nyo yung file nito. Kung meron pa po kayong kung nagugulan pa po kayo, pwede nyo po i-review yung slide. Okay? Okay, nag-gets po ba natin yun? Ayun. So, may narinig ba ako? Yes, sir. Hindi naman choppy. Choppy lang po ng onte. Wait, palit ako. Hello, Dita. Ako at nawawala. Choppy lang po ng onti, sir. Okay, sige. Kasi mahina ang internet connection. So, ayan, ang class code. Narinig ako, no? Ang class code po natin ay VTMIMNM. Ayan po ang ating class code sa Google 101. Ngayon po, kung hindi po kayo makapasa ating Google 101, kasi po ang dapat na gagamitin natin dyan ay ating mga G Suite account, G Suite Gmail account na binigay po ng ating mga advisors. Okay? Ang format po ng ating G Suite Gmail account, pangalan niyo, tapos period, then apelyido, at rush.manila.edu.ph. Nagamit niyo po ngayon. Example, visa.mato@rush.manila.edu.ph. So, ayun po yung nagamit nating G Suite domain. So, kung hindi niyo po ang Google 101, maaari niyo rin pong makita ang mga video tutorial sa ating YouTube. Okay, YouTube channel po ang step hub. Rin sa inyo, mayroong YouTube channel ang club. Let's go to YouTube. Okay, youtube.com and is rush. E-P space R-A-H-S. So, kindly like and subscribe to our channel. Para po maging updated kayo sa iba't ibang mga webinar at mga trainings ukol sa ating technology nito. Narinig pa ako? Okay, again. So, kagaya nga po ng sinabi ni Sir, yung ito pong Google meeting na to, naka-record din po siya. So, pwede niyo po siya mapanood ulit sa YouTube. Okay, search niyo lang po sa YouTube, Step Rush. So, makikita nyo po yung logo namin. And then, doon nyo po yung mapapanood yung bawat Google meeting na sinagawa namin. So, from grade 7 to grade 10, nakapost po doon sa aming YouTube account. Okay? Ayan, pinipresent po ni Sophia. Yan, thank you, Sophia. So, dyan po makikita yung mga webinar na sinagawa po namin. Okay. At saka kindly subscribe to our YouTube channel. Thank you.
Ayun. Nawala ata ako bisa. Choppy kasi eh. At choppy pa rin ako. Yes, sir. Sige. Ipaki-plug ng SSG. Ipaki-plug ng SSG Facebook page at yung page natin. Go on. Okay. So, if... go Sophia. Go Sophia. You can take over. So, ayan. Para po maging updated po tayo sa mga upcoming... Para po maging updated tayo sa mga upcoming activities, both Step Club and SSG, i-like and follow po natin ang kanilang mga FB page. Search lamang po, Avancenians SSG. Ayan po. So, i-like and follow po natin. Ayan po ang sa SSG. And sa STEP naman po, Students, Technologies, and Inter. Ito naman po ang page ng STEP Club, Student Technologies and Entrepreneurs of the Philippines, RAS Chapter. Ayan po, i-like po natin ang kanilang page para maging stay updated po tayo. And of course, ang ating page din po sa Ramon Avancenia High School. Like din po natin para hindi tayo maging huli sa mga announcement and mga updates. So meron nga po tayo ngayong Filipino Month, meron nga po tayong contest na nagaganap. Ito nga po yung digital na pagsulat ng slogan, paggawa ng video blog, pagpaparinig ng awit, o pagpapakita ng sayaw. Para makita natin yung mga mechanics, pumunta lamang po tayo sa page ng Ramon Avancenia High School. Then kung may mga tanong po tayo about sa contest, mag-message lang po tayo dun sa page. Okay. Yun lamang po. Salamat. Avisa? Okay. So, to deliver her closing remarks, may I call the curriculum chair of grade 10 and the our mathematics department head, none other than Miss Catalina Manalo. Let's give her a warm virtual applause. Hello, grade 10. Thank you po sa virtual applause. Okay, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig at panonood sa ating Google 101. Maraming salamat sa ating mga leaders, student leaders na nagbigay ng panahon para malinawan kayo mga anak, mga estudyante ng tungkol sa Google Classroom. Kapalit ang sinabi ko sa kanina, hindi natin maiiwasan ang ganitong pangyayari. Instead na sa classroom tayo ngayon, ito na ngayon ang magiging classroom ninyo. Ang inyong mga tahanan at ang inyong mga guro ay makikita nyo sa pamamagitan ng social media, ng technology, yung nagamitan natin ngayon ng technology, ang pag-isiro. I hope hindi kayo magsasawa sa pakikinig at hindi niyo pababayaan na hindi niyo maraman ang buong-buo kung ano talaga ang magiging classroom setup natin. Marami pa silang gagawin mga pagtuturo. So I hope, hindi lang ang umaten, parang 44 lang. So ask all advisors, lalo na sa hapon. Hindi nakapanood ngayon, pwede sa hapon. Katulad ng sinabi ni Sir kanina, pwede niyong tawagin ang inyong mga kaklase kung mahina ang kanilang mga net o kaya ay wala sila pang mga load. Papuntahin niyo sila sa inyong mga bahay, papanoorin niyo. At para matuto lahat ng tungkol dito. Hindi, ito ay bago sa atin. Ano? Maaaring sa setup ng classroom, gagamit na ninyo ang technology.
yung mga ginagamit ng teacher ninyo, mga laptops nila, pero ngayon kayo na, kayo ang magmanipulate. Kaya salamat dito kala Sophia, sa STEP at sa SS, di mabuti, magpasalamat kayo sa kanila, mabuti at nandang yung mga ate at kuya na gumagawa ng paraan para matutupan yung lahat at sa panibagong pamamaraan ng pagkatuto. Huwag yung pabayaan na ang pandemya na ito ay maghihad lang para matuto kayo. I think this will be a great effort on the part of the students na maging focus sa pag-aaral. Bakit? Hindi nyo ngayon ang nangyayari. Parang maganda na makikita ninyo ang mga guru ninyo at nasa loob kayo ng bahay na kahit papano ay nandun yung mga magulang to support din. At on the side, maaaring nakikinig lang yung listening kapatid. Ito sila kung ano talagang matutunan ng isang grade 10 kahit kinder lang sila. Di ba? So learning will have or it's a very nice activity. It will be a very nice experience for us in this kind of time. So I thank everyone, and I hope yung mga panghapon, no, pakisabi, na hindi naka-attend mo yung mga klase ninyo, matutuloy mo na lang. Dahil sa mga gandang mga lingigay na pagkikuloy sa inyong mga ate at Sir Arjan, maraming salamat sa Sir Danny, at Mr. Danilo, sa bilang ang principal. Without their efforts, siguro tayo ay hindi ma-ignore natin ang ganitong pamamaraan ng pag-aaral. Maraming salamat sa mga dumalo. God bless you all, ha? Stay safe. Thank you. Ayan, so thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, is there... Is there any announcement po? Okay, mukhang wala naman po tayong announcement. If may mga hindi po kayo na-gets or naintindihan dun sa talk namin kanina, pwede po kayong mag-rewatch dito sa STEP YouTube channel. Type nyo lang po, STEP Russ. And make sure to like and subscribe the video. And yes, salamat po, thank you po kay Sir Danny sa patuloy na pag-support dito sa webinar namin, namin ng STEP. And thank you also po to Ma'am Manalo and Ma'am Galicia sa pag-attend po. Ma'am, kay Ma'am Hassan po and kay Ma'am Acero sa lahat po ng mga advisors ng Grade 10. Thank you so much po. So, if wala na po tayong mga concerns, Paets, ay, Abisa, ano na po. Yes, Paets. Okay. So, dito na po nagtatapos ang aming webinar. I hope marami po kayong natutunan sa amin. Thank you so much po sa lahat ng sumali sa webinar na ito. Without you, hindi po magiging successful ang webinar na ito. Thank you so much po. Again. Kung wala na pong hindi na po tayong mag-leave. Thank you so much, guys. Pwede na po tayong mag-leave. Thank you so much, guys. Mag-breakfast na po yung mga di nagbe-breakfast. Yes po. Diba, sir? Diba, sir? Sir Danilo.